Pilipinas, Ma'am Corina, handa na ba kayo? Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Kalad Karen. But you can call me Jervie Lee. The first summer Metro Manila Film Fest Award for Best Supporting Actress goes to Kalad Karen. Congratulations! First transgender woman to ever win the Summer MMFF. Basta MMFF period, wala na summer yan, di ba? Okay, teka muna ha. Anong feeling? Ang corny ng tanong, di ba? Anong feeling? Hindi ako pa rin ako makapaniwala. O di ba, ang corny ng sagot. Tama! Pero hindi ako makapaniwala kasi nga, ako yung first ever transgender woman to win an award in MMFF. So, correct. I'm still on cloud nine. Totoo ba? Oh, pero when you were running for it, I mean, nung na-nominate ka, aware ka na first ito kung sakali. Kaya sabi ko noon, nung na-nominate na ako, it's already a win for the LGBTQIA+ community, especially that I was in the category of Best Supporting Actress. Biruin mo! Actress! Actress talaga! Itong parangal na ito ay hindi lamang po recognition ng aking trabaho, kundi pati na rin po ng aking pagkatao. Wala kang naramdaman na parang bumabara, nagnenega nung una, nung na-nominate ka na? Yan yung aaminin ko sa'yo, Ma'am Karina. Kasi nasasaktan ako kapag sinasabi nilang, I don't deserve the award. Kasi sabi nila, bakit daw ako nanalo na Best Supporting Actress, actor ako. So, I felt bad yung sa mga, alam mo naman ang mga netizens, they always have something to say. Whether good or bad, may magandang nangyayari sa buhay mo, may masamang nangyayari sa buhay mo, meron silang comment. So, pag medyo nababasa ko yung mga ganong comments, of course, as an artist, pinaghirapan mo yung role mo sa pelikula, nag-prepare ka for the role, ibinigay mo yung best mo, na-nominate ka, nanalo ka na nga, hindi pa rin sila masaya. So, parang ako, when I always hear that, I try my best not to think about the negative things. Siyempre, dun ako sa positive, manigas kayo dyan, nanalo na ako, naiuwi ko na yung trophy. Hindi na pwedeng bawiin. Miss Beautiful! Ako ang groom. Pero kasi, I'm also very, grateful to the jury of the Summer Metro Manila Film Festival because they respected my gender identity. Mm-mm. And I've always believed that gender recognition is important. So, nakita ko na progresibo na tayo. We're going to the right direction. Malayo pa, pero malayo na. Yung narating ng ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community. So, me in the category as an actress is already a big feat. Tagumpay na yan ng LGBTQIA+ community. At ang nakakatuwa doon, susundan na ito ng mga iba pang award-giving bodies, ng susunod na mga Metro Manila Film Festivals. So, nakakatuwa. At least, nabuksan natin yung pintuan. At lagi ko nang sinasabi na sa pagbukas ng pintuan, sana lahat tayo makapasok. Oo nga. Because gusto ko na mas marami pang mga kagaya ko ang mabigyan ng ganung klaseng opportunity. Na hindi lang ako. Kasi magagaling kami. Magagaling ang LGBTQIA+ community. Ang galing nyo kaya mag-emote. Lang natin ng pagkakataon. Yes. Oo. Hindi lang bukas sa pinto, ha? Talagang you broke the glass ceiling. Kisame yon, kisame. Okay? Na talagang binasag mo para lahat ay masilayan ng sinag ng araw. Bigat managalog nito eh. So anyway, well, congratulations. That's really a feat. Pero ano ba yung pinaka-challenging role? What made you win, you think? Oy, walang kinalaman ng pagiging LGBT, ah? Oo, of course. Walang kinalaman ng pagiging transgender woman ko dahil nanalo ako. Because naniniwala ako na it's not about your sexuality or your SOGI, sexual orientation, gender identity and expression. It's always your competence. Correct. Diba? Yung dapat ang tinitignan ng mga tao. Yung kakayahan mo bilang isang individual. Kasi naman, Ma'am Corina, paano ba namang hindi mahirap yung role? Eh, lalaki ako doon sa half of the movie.
Ano na kung tawagin ay soul swapping. Kalagkarin! Here Comes the Groom is a sequel of the soul-swapping comedy Here Comes the Bride. Uh-oh. That was released 13 years ago. Pelikula nila Eugene Domingo, Angelica Panganiban, Tuesday Vargas, John Lapus 13 years ago. Ngayon, binalik siya ng writer-director namin, napakahusay, Chris Martinez. Pero ibang atake na. Kasi yung isang pamilya ng devout Catholic, sagrado Katoliko, nakapagpalitan ng kaluluwa sa mga Bioconera. Ayo. So drag queen, meron kaming character. We also have a trans woman, a transgender character which I played, Wilhelmina. And then yung anak-anak namin na bakla din, na si Aura ang gumanap bilang Whitney. So nung nagkapalitan kami ng kaluluwa, yung kaluluwa ni Enchong D bilang junior napunta sa katawan ko. At yung kaluluwa ni Wilhelmina na si Kalad Karen napunta sa katawan ni Enchong D. So half of the movie, I had to remove my makeup. I had to wear man's clothes. Like nakapolo ko, pang MMK na nga daw yung polo. Ano yung polo na yun? Tapos pang titong pantalon, pang titong sapatos. And then I had to do a fight scene ng naka-heels. Beautiful! Ako ang groom. Kasi lalaki na ako nun, binubog ko yung mga lasing. And then I had a kissing scene with Miles Ocampo. Kasi siya yung bride sa movie. Hindi ka naman na nasuka. Pero kung hindi si Miles yun, dahil tinulungan namin ang isa't isa, hindi ko nga rin alam kung nasuka ba siya eh. Pero sabi ko na lang kay Miles, artista tayo, kailangan natin gampanan yung character. Right. And happy ako talaga, wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko sa pelikulang Here Comes the Groom kasi masasabi ko na at the end of the day, I gave it all. And you got it all. Not so, you won it all. Diba? So thank you, Lord. Oy, teka muna, baka sabihin ni Miles, kasuka-suka siya. Hindi. No, pagka transgender woman ako, hindi ako pumapatol sa babae. Yes. My sexual orientation as a transgender woman is straight ako. So correct. Gusto ko lang straight na lalaki. So, pero, okay, bumulaga ka sa kamalayan ng tao bilang Kalad Karen. Mm-hmm. And mamaya pag-usapan natin yan. Kasi ang tanong, mananatili ba siyang Kalad Karen ang pangalan yun? O abangan ninyo ang sasagot niya dyan, ha? Ang traffic ay isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa. At dahil sa traffic na ito, ako po ay mismong nabibwisit. Diyos ko Lord, naluloka na. Gusto ko nang magwala. At dahil sa traffic na ito, maglalakad na lang ako. Ako po si Kalad Karen Davila. At yan ang mga balitang aming nakalap sa ilalim ng nag-iisa nating bandila. Ayoko na! Kailan mo naramdaman? Alam mo, parati ko itong tinatanong. I've always been fascinated. If you're born like that, or is it nature or nurture? Kumbaga, ipinanganak ka ng iba pakiramdam mo, or dahil sa impluensya sa'yo habang bata ka? Feeling ko, I was born this way. Yun talaga yung alam ko. Simula nung nagkaroon ako ng consciousness, ng kamalayan, alam ko na sa sarili ko na babae ako. Totoo. Kasi my parents were telling me, bata pa lang ako, pag sinasabi na, oh, Jervy, sayaw ka, pearly shells ang sinasayaw ko. Ah. As in like, kaedad ko pa sila Pepe and Pilar. Yun na, pearly shells na ang sinasayaw ko bilang little boy. Okay. And then when I was growing up, of course, hindi mo naman alam yung konsepto ng bakla or konsepto ng pagiging isang transgender. Yeah. But I knew I was different. Sabi ko, bakit ayaw ko maglaro ng basketball? Bakit ayaw ko maglaro ng mga kutsi-kutsihan? Why am I always playing with my cousins na girls? At saka yung elder sister ko ng mga lutu-lutuan, bahay-bahayan, 10-20 piko. Yun ang fascination ko nung bata ako. So sabi ko, ay, parang gusto ko maging girl. Bakit ako nakapanlalaking clothes? Okay. So from then on, I have realized that I am different. Okay, pero tinanggap ba? Ano ba, kailan ka nag-out sa family? Sa family mo, muna ikaw nag-out or sa friends? To be honest with you, nung lumalaki ako, Ma'am Corina, medyo mahirap sa tatay ko natanggapin na transgender na ako. Na bakla ako, I was, you know, little gay boy, parang kung tawagin. Kasi mag-isa lang akong lalaki eh. Dalawa lang kami, yung ate ko and then ako. Tapos yung tatay ko, kilala pang siga sa La Loma, Quezon City. Oh. So pag sinasabi, oh, yan yung anak ni Jerry, oh, bakla. Siyempre yung dad ko, nasasaktan siya na, ano ka ba, bakit ka ba bakla? Dumating pa yung point, ngayon ko lang ito ikikwento ah.
There was one time, in-enroll ako sa Taekwondo classes. Kaya black belter ako eh. Totoo ba? Yes. Black belter ka? Nung bata ako, because gusto niya nga maging matigas akong lalaki. Okay. And then there was one time during summer, hindi niya sinabi sa akin, sinabi lang niya sa barbero, nakakalbuhin ako. So I was, of course, ayaw mong kalbo ka, di ba? Kasi gusto ko girl ako, may hair ako. Tapos kinalbo ko ng barbero, iyak ako ng iyak. Wow! Kasi gusto niya maging lalaking lalaki ko, brusko na lalaki. Correct! So it was so difficult nung time na yon. But, you know, ako kasi, I want to prove my parents na kahit bakla ka, may mararating ka sa buhay. So, I graduated valedictorian when I was in preschool. I graduated with honors nung high school. Nung elementary, I was third honorable mention. Tapos nung college ako, I graduated magna cum laude in UP Diliman. So, right. Parang, I want to prove them that being gay is not a hindrance to success. Na correct. Pwedeng magtagumpay ang isang tao, ano man ang kasarian niya. So malinaw sa isip mo na yun ang kailangan ma-impress ko sila. They have to be proud of me. And I want to erase the connotation ng mga tao sa paligid ko at ng pamilya ko na ang pagiging bakla ay hadlang sa tagumpay ng isang tao. Correct. And that's what I've proven until now. Wow! Bigyan mo nga ng lecture ang mga anak ko! Oo, paano ba? Ano ba ipoprove? Dapat ni Pepe and Pilar, kailangan ganyan din. Actually, mali nga din yung mindset na yun, Ma'am Corina. Eh. You don't always have to prove yourself to everybody. As long as you're happy with what you're doing, as long as you serve your purpose as an individual, as long as you, you know, change the lives of other people one way or another, you know, yun ang masayang buhay eh. Pero alam mo, ang katotohanan dyan, yan talaga ang driving force ng marami. Kasi, wala, ganun lang talaga ang buhay siguro. Prove your worth all the time. Yeah, kasi ganun din ako eh. My mom was hard on me. So, it was clear to me I had to prove something to her. Ganun din eh. Diba ganun din? Meron kang idol, meron kang... Ayun, ganun lang talagang human beings, you know? So, kailangan talaga medyo susundutin yung mga bata para magkaroon ng ganyang klaseng hunger. Yes. Right? Passion, yung drive. So, nag-succeed ka na. By this time, nag-out ka na. Actually, nung nasa UP ako, syempre takot pa rin ako sa daddy ko nung time na yun. College na yan, college na. Nagtatago ka pa rin? Nagtatago ako. Like, pumapasok ako ng UP, nakapanlalaki. Okay. And then pagdating ko ng College of Mass Communication, nagpapalit ako ng damit. Totoo. Girl na. Hindi nakakarating? Off-shoulder, tapos usunod yung parang skinny jeans na color gray, green, blue, red, ganyan. Yun ang suot ko nung tapos boots. Okay. Yun ang uso nung time ko, 2005-2006, yan. So, nung aalis ako sa bahay, wow, lalaki-lalaki. Pagdating sa mascom, ay! Girl na siya. Because in UP, walang uniform, di ba? Correct. So, doon ako nagbe-makeup sa CR. So, people, hindi nga umabot sa tatay? Hindi pa umabot doon. But eventually, hindi ko na rin kinailangan mag-out. Kasi parang, wala, tinanggap ko. Nahalata na nila. I'm so happy that when I became true to myself during that time, I didn't have to explain anything to my parents. Because, yun nga, naisip naman nila na, you know, she is in the right direction. Bakit ko siya kailangan pigilan sa mga gusto niyang gawin? And as parents, siguro na-realize na rin nila habang tumatanda sila na ang kailangan niya, more than judgment, ay suporta. Correct. At yun, sinuportahan na nila ako. And in return, when I started working, ako naman ang naging breadwinner ng family namin. I've been sending my little brother to school since he was in elementary. And I've been giving, you know, supporting my family. So, hindi talaga hadlang ang pagiging bakla. Kasi ako pa nga yung nakatulong sa pamilya namin. Uy, karamihan sa mga bading, silang tumutulong sa pamilya. Mm-hmm. Di ba? Totoo naman din yun, in whatever capacity. So, okay, siguro hindi na sila kokontra. Magna cum laude, di ba? Ng UP, anong gagawin ninyo? Ano pang ikokontra nyo dyan? So, kulang pa ba? Ano pa? Okay, yung apo, pag-isipan natin. Okay, so, what was your first job? After I graduated from UP, naging writer ako sa TV. I was a writer of the longest running noontime show in the Philippines, Itbulaga. Yan ang una kong trabaho. Okay. Writer ako, naging assistant director pa ako. What? Ng Itbulaga for director. Bilang trans na. Ay, hindi pa ako nagtatrans, fully transition. Okay. Pero syempre girl na ako. Pero I haven't transitioned fully. Pero yun ang
So, manunala talaga ako ng television hanggang naging head writer ako sa ibang palabas, lumipat ako ng network, I worked for mga kapatid, TV5. Okay. So, naging segment producer din ako. Mm. Kaya nga, sila kanina, sabi ko, alam ko na yan. Ah! I'm sure ikaw din. Correct. Because that's what you were doing before, di ba? Correct. Oh, ako nagkakarpintero ng set ko, no? Kaya walang lusot lahat ito. Naglalagay ng ilaw. Alam ko lahat ang trabaho nila. Ay, naku, pwede ba? Walang lulusot. Alam ko yan. So anyway, kailan nangyari na ikaw na talaga yung personality? Hindi na ikaw yung nasa likod? Noong 2016, meron po kaming play sa UP. Live AIDS, yung play ng org namin, UP sa Mascom. Kung saan na-discover din sila, Jose Vargas, Giselle Sanchez. It's the same organization. So meron kaming play na Live AIDS Halolan, 2016, because that was the presidential election. Okay. Eh, laging nag-host nun si Ma'am Karen, di ba? Ah, sa ABS-CBN. Oh, oh, oh. So, nung nagkaroon kami ng parody nung debate na yon, sabi sa akin ng director, gayahin mo si Karen, kaboses mo siya, kaya mo siyang aralin. Sabi ah, ganun. Oh. Nakita tapos, nila kaagad. Nakita nila sa akin na pwede kang maging si Kalad Karen Davila, sabi. Ah. So parang sabi ko, talaga ba? Ganun-ganun, okay, boses mo siya, aralin mo siya. So inaaral ko na siya, paano ba yung mga mannerisms niya, how does she deliver the news, etc. Anong hair, anong outfit. Naging successful yun. Okay. Pero hindi ako dun nag-viral. Hindi namin alam kung ano ang nakapaloob sa kabilang ibayo ng river na ito. There was this one video when I was crossing the river sa Tanay Rizal na pinag-report ako nung director friend namin. I was a writer back then. Tapos parang sabi, mag-report ka. Nag-report ako. When he uploaded that on Facebook, wala pang TikTok nung time na yun. Uh-oh. Hindi pa uso ang masyadong YouTube, etc. Nag-viral. At kasalukuyan namin tinatawid ang Cuyab River dito sa Tanay Rizal. At kung mapapansin ninyo, okay, medyo malakas ang takbo ng current. Ayan, natatakot ang buong team ng The Correspondents dahil hindi namin alam kung ano ang nakapaloob sa kabilang ibayo. Ako po si Kalad Karen Davila at ito ang The Correspondent. Wow. Tapos pinansin ni Ma'am Karen. Oo. And then the rest is history. Kasi after niya akong interviewin, in-interview na ako ni Tito Boy, ni Meme Vice Ganda, and then ABS-CBN got me for Umagang Kay Ganda and several shows. I see. Ah, so yun na pala yun, yung pagre-reporter mo lang sa river. But not one only, not one video. I did 3 videos. Ay, ganun. Kasi di ba yung isa lang eh. Alam, correct. One hit wonder ka lang. Oh, so sabi oh, ko, ay, susundot pa ako ng isa. May upuan. So ginawa ko yung may upuan. And then may pulutan. And then yun, interview na ako ng mga... Oo nga, kasi kahit ngayon, di ba, parang naging second nature mo na yung mannerism niya, yung pagsasalita niya, boses niya. So ngayon, eto na nga ang tanong, hanggang kailan yung Kalad Karen, di ba? Kasi ngayon, nanalo ka na ng Best Supporting Actress as yourself, Jervy Lee. What did they call you nga pala during the awards night? Kalad Karen or Jervy Lee? Kalad Karen. Ah, really? Really, oh, Kalad, wow. Karen. And it was Tirso Cruz who read it. Oh. Okay. So are you okay? Siyempre, you know, we're talking about identity, talking about branding, and just being yourself, right? So siyempre, nakilala ka impersonator. Of course, you're much more than that. Pero hanggang kailan yung Kalad Karen ngayon na nanalo ka na bilang aktres? I think Kalad Karen will always be a part of me. Oo. But ngayon, unti-unti kong pinakikilala si Jervy Lee. Hindi naman siya pwedeng instant na nanalo ka lang. Ay, Jervy Lee na siya, ha? Hindi na siya si Kalad Karen. Because ang laki rin ng utang na loob ko doon sa persona ni Kalad Karen. Because I wouldn't be here without that. Right. Pero I want people to realize, gusto kong malaman ng tao na hindi lamang po impersonation ang kaya kong gawin. Marami pa tayong pwedeng ibigay sa kanila na magpapasaya sa ating audience. Diba? Acting, dancing. Dahil hindi ka magugutom. Writer, producer. Producer, director, ano ka ba? Hindi ka magugutom. Oo nga po. Oo. Eh, pero yun, siguro kung tatanungin ako, happy ako na kasama ko si Kalad Karen sa journey ko sa showbiz. But I also want you to know Jervy Lee. Kasi iba rin tao siya eh. Iba rin siyang karakter. Iba rin ang maibibigay nilang saya sa inyo. So ang ibig bang sabihin yan, hindi ka na si Kalad Karen, ikaw na si Jervy Lee? Pwede!
getting both. Have it all, di ba? So kumbaga, kung kukunin ka, okay, kung kukunin ka bilang actress, sasabihin mo sa kanila, okay, Jervilly ako sa credits, ha? Actually, ma'am, yung Calad Karen kasi is a character. Right. Pero ngayon, hindi naman ako si Calad Karen. Yun yung name ko, but I'm not Karen Davila right Correct. Now. Kasi sa movie, hindi rin naman ako si Well, I didn't Karen. Know what to call her the first time I met her, Calad. Karen yung apelido, o Karen. Oh. Alam ko naman hindi yun ang pangalan niya, right? People get confused. So, anong plano mo nga? Iniisip ko pa, Ma'am Corina, kung paano ba natin i-reintroduce si Jervilly. But I'm, like what I said, I'm happy having Calad Karen with me. Oh, wow. Kasi ang Calad Karen, nakatulong ito para makilala siya. Celebrity impersonator siya noon. And, you know, I have to say, I was very flattered with that. But at the end of the day, sumikat naman talaga si Jervilly dahil sa angking galing niya. Very talented si Jervy at matalino siya. At ngayon na nanalo na siya ng Best Supporting Actress Award, naiintindihan ko na gustong makilala ni Jervy for being Jervy. And you know, Jervy, go for it. Alam mo, sa totoo lang, kami ni Jervy, magkaibigan kami. Higit sa lahat, from the very time na naging Calad Karen siya, naramdaman na niya ang suporta ko. I've always given Jervy advice. And more than that, I really admire Jervy dahil alam ko na pinaghirapan niya kung ano man ang meron siya ngayon. So, Jervy will always have my support and my friendship. Oh, wow. Okay, Lee. Chinese? Ay, hindi. Actually, short din yun for my real name. Lee Saba kasi ang apelido ko. I so, see. So, ginawa ko ng Lee. Parang mabilis lang. Jervy Lee. Ah, that's parang your screen. Parang Michelle Yeoh. Correct. Ganyan. Why not? Why not? Oo, oh, tama, tama. So, parang branding mo na rin yan. Nice, nice. Okay. And as an Asian, di ba, parang okay siya sa international scene. Correct. Diba? At saka medyo singkiting ka rin mo ng konti. Chinita Asian. Princess. Parati kong tinatanong yung tungkol sa love life, aside from nature or nurture. Mahirap humanap ng totoong magmamahal sa'yo, ha? Lahat sila may hugot dyan. O aminin. Aminin, marami ang hugot. Yung iba, hindi na nangangarap na makahanap ng lifetime partner. In your case, fascinated ang marami, like me, because, well, first of all, you're very out, and nakahanap ka talaga ng magmamahal sa'yo. Paano nangyari yun? Anong sikreto? Feeling ko, saka freshness na lang. Hindi, feeling maliban ko. Doon, maliban doon. Maliban sa freshness, I think, you know, love will always find its way. Naniniwala ko doon. And then you're gonna miss me. Aww. Kasi nung nagkakilala kami ni Luke sa Hong Kong 11 years ago, we were both looking for love eh. Mm-hmm. And it just so happened that stars aligned at nagkakilala kami. And I really didn't expect na siya na yung magiging lifetime partner ko. Parang nung time na yun, syempre bata ako, I was 20 years old. So parang, wow. Ano ba to? Bakit ang gwapo naman itong lalaking to? May in love ba to sa akin? Syempre yun yung tumatakbo sa isip mo. Parang, totoo ba to? Parang, nag-inip ba ako? Fairy tale ba to? Oh, saan mo siya nakita? Ay, sa bar? Oo, sa bar. Lan Kwai Fong in Hong Kong. Oh, Lan Kwai Fong. So we met that night. Oh, alam nyo na ha kung saan kayo rarampa. Oh, we met that night. Tapos chikahan, ganyan, inuman. And then the next day, in-invite na akong makipag-date sa Disneyland. Oh, wow. Tapos recently, inamin niya sa isang talk show na kaya daw niya ako in-invite sa Disneyland doon because I'm a princess and that's where princesses belong. Oh, wow. Ang haba lang eh. Ang galing niya sumagot. Oh, pang Mr. Universe. Oh, matalino oh. Din. So parang, sabi kong ganun, nung time na yun, parang di naman totoo. In love ba talaga to sa akin? Sabi ko lang, maniniwala ako na seryoso to sa akin kapag pumunta to ng Pilipinas. And then he did, after 2 months, wow. Naming mag-meet. And then after 3 months, after he went to the Philippines, I went to London to meet his family. Agad? Pamilya agad? Pamilya agad. Naku, wow, ah. Okay, so eto pa, bago na namang itong, di ka ba ninervyos, ipapakilala ka sa pamilya? Nung time na yun, medyo ninervyos ako kasi syempre, oh. You're a Filipina, you're representing the Philippines. Oh. Go Pinay! Di ba parang ganun yun? Kasi oh. First time nilang makakakilala na, ay, girlfriend ng anak ko, Pinay. Correct. Paano ba ang mga Filipino women? Parang ganun syempre, naiisip right. Nila. Bit-bit mo ang pangalan ng bansa natin. Oh. So ako naman parang,
my God, parang, how do I present myself? Ano bang magiging hairstyle ko dito? Ano bang makeup ko? Ano bang outfit ko? Pero fully transformed ka na nun. Transformed na ako nun. Pero hindi pa ako ganito ka-fresh. Slight ano pa ako nun, katsakahan ng very, very light. But you know what? Ako, I've always believed that you just have to stay true to yourself. At tuwang-tuwa sa akin yung parents. At tawa ng tawa sa akin. Really? And I think that's where I got them. Okay. With my humor and with my, you know, personality. Right. Kasi, ako naniniwala ko, ang ganda nandiyan lang eh, di ba? You can be beautiful, pero pwede kang manikin lang. Di ba? Wala kang flavor, wala kang excitement. Di ba? Barbie doll ka lang. But you know, if you want a relationship to be interesting, you have to make it interesting. Anong example ng mga hirit kay mother and father? Oh, syempre, pineke ko yung British accent. Oh, sige nga, sample. Ano sinabi mo kay mamang at papang? Oh, it's a glorious day, Jill. It's lovely to meet you. Tapos tawa sila ng tawa kasi alam nilang fake yung British accent. Masyadong perfect. Masyadong kinakarir. So, I was just kidding. Sabi ko gano'n. I just wanna catch your attention. So, ever since naman, naging close na kami ng parents niya. Nauutangan mo na ba? Hindi ko naman nauutangan. Pero we cook together. Alam mo yun, namamasyal kami together. Even if Luke's not in England, sometimes I stay with his mother. Right. Chikahan kami ng mudra bells niya. Correct. So what do you think? So are the English open to like trans people? I think compared to the Philippines, the United Kingdom is more open in terms of LGBTQIA+ relationship because they have civil unions, they have gay marriage, and then they have, you know. Ah, they have gay marriage. Yes. Okay. And then they have health, you know, they take care of the health of LGBTQIA+ members. Because if you're a transgender woman in the UK, your hormone replacement therapy will be for free. You know, the government will... What? Yes! Ganon! Subsidized. Oh, wow. At ibibigay ng gobyerno mga kailangan mo. Okay. So very open. So I have friends who are professionals in the UK na mga nurses, doctor, physical therapists, mga, you know, mga professional talaga na mga transgender women. So, you know, they can change their name. They can change their gender marker in their legal documents. Madali Wow. lang. So really no resistance from the parents of Luke? No, I don't Talaga. Think there is any. Eh, but he had to talk to them, I'm sure, right? Of course. Wow, what a fairy tale! Not everybody, sana all. Sa totoo lang, di ba? Okay, so si Luke na lang. Wala na yung mundo. Ano yung pinakagusto mo sa kanya? Bakit siya? So, by the way, they're already engaged to be married. No. 11 years na kami. Sino gagawa ng gown mo? Wala pa nga eh. Wow. Pag-iisipan ko pa. Gastosan kanya ng Ralph Lauren, no? Vera Wang. Oh, Vera Wang. Or Oscar de la Renta. Social naman masyado. Kahit ano, kahit sa ako lang isuot ko, mapakasalan lang niya ako. I'll be very happy. Totoo ba? Is that really your like super fantasy na magpakasalan? Hindi rin ako maluho eh. Pero kasi fantasy ko yung, you know, yung kakasal ako sa mahal ko sa buhay. Kasi hindi lahat ng mga, let's say, bakla ay nabibigyan ng ganung klaseng pagkakataon. Yeah, wow, the posts in England are like, you're royalty. Tek mo lang yun. Panay harap ko, nasa harap ka ng Buckingham Palace, ha? True. Okay, so when is this going to be? At saan gagawin? Actually, dapat this year, naudlot na lang talaga. Because nung nagka-pandemic nga, nahirapan kami with the logistics. Paano ba namin ililipad lahat ang tao papuntang Inglaterra? Correct. Paano ba natin aayusin yung... Of course, I have to get a fiancé visa, etc. Right. I have to do the legal documents in the Philippines. Dadaling ko doon, etc. So parang sabi ko, ang dami pang nangyari sa akin ngayong taong ito. Nagkaroon ako ng maraming projects. So, correct. Naintindihan naman ni Luke na pwede bang next year na lang, although parang medyo nalungkot siya. Kasi sabi niya parang we have to prioritize this as well. I support you with your career and your, you know, show business life, but we also have to give priority to our relationship and to our marriage. All right, yes, because you're of age and nakapagpundar na kayo. Paid in cash, excuse me. Paid in cash ang unit na ito. Nagpapaumanhin siya sa akin pagpasok ko. Sabi niya, it's so small. What? It's just the right size. This is all the space ako you need. Ako nga lang mag-isa dito. Wala akong kasama sa bahay. It's all the space you need. Meron kang view, loft, ang ganda. So, parang you're set. So, diba? You're set. Parang yun na lang ang kulang, kumbaga. Magkakaroon ba kayo ng anak?
Depende po kung mabubuntis ako this year. Pero oh, ano, syempre pangarap din namin magkaroon ng pamilya. But yeah, iniisip ko kasi kung ready na ba akong maging isang ina. 5 years from now. Yes, when we get settled. Year. Right, 5 years. So, ano mga moments mo dito sa unit mo? Dito sa unit ko? Oh, ano mga moments mo? Nagluluto ka? Like, Luke and I always cook. Really? Together, yan ang hobby namin. Bye! Tiki, ma'am! Tiki, ma'am! Ang sarap. Oh, okay. Lagi, kapag nandito siya, lagi kaming, oh, hiwain mo na yung ano carrots at yung repolyo, ha? Tagtarin mo na yung baboy. Marunong mag-Tagalog? Konting-konting-konting. Hindi ko na tinuruan. Ito, kasi oh, stress pa eh. Tsaka, hayaan mo na, magaling naman ako mag-English. Pero nakakapagod pala, no? Ako, ang galing ko na mag-English, Ma'am Corina, hindi naman po sa pag-aano. Parang kahit fluent ka mag-English, yung pagmulat mo ng mata mo, ay, hello, good morning. Taga-English agad. Bago ka matulog, babe, good evening. English na naman. Pag nag-aawit kami, English na naman. Kaya minsan parang, okay. I'm fine. Hindi na ako nag-i-explain pa. Hirap din ang foreigner, ha, na tsowa. Promise, I'm telling you guys. Why? The culture difference. The cultural differences, the language barrier. Kahit sabi mo magaling ka mag-Ingles, hindi lahat ng bagay, lahat ng emosyon mo, pwede mong i-translate in English. Paano mo i-translate yun? Napaka walang yamo mo talaga. Paano yun? Yamo na. Wala! Hindi ko sinasabi! Wala! Nothing! Diba? Ang hirap! Oh. No, I agree. Kapal ang mukha mo. Oh, bakit mo ginawa sa akin to? Okay, pag in-English mo, how dare you? Why did you do this to me? Oh, diba, why is your face so thick? Hindi parehas. Hindi parehas. Yung literal translation, ano? Pero, so how do you bridge it? You just give in? It's not like just giving in. I think yung differences make the relationship more interesting. Kasi 'di ba yung struggle mo nga mag-English, 'di ba? Number two, hindi ka complacent sa pagdating sa mga cultural aspects ng pagiging Pilipino. You always want the best for him kapag nandito siya sa Pilipinas, 'di ba? So, it challenges you in a way and that I think makes the relationship interesting. Right. He's a seaman pala. Yes. So, gaano katagal sa isang taon siyang lumalayag at ikaw ay lumalaya? 8 weeks usually. 8 weeks siya sa barko, 8 weeks siya sa bahay. So kapag wala siya sa barko, nandito siya sa Pilipinas, spending time with me. But during the pandemic, it was a difficult time because he had to go away for like 6 months. At wow. Medyo nabaliw-baliw ako doon kasi sabi ko, pandemic, paano ka uuwi? Sabi ko ganun sa kanya. Right. Para, sabi niya, hindi pa makaalis yung mga papalit sa amin. I had to stay longer, etc. Well, maybe that saves your relationship. Also, diba? Because you know why? Kapag LDR pala guys, syempre pag nawawala yung partner mo, parang feeling mo na to turn off yung relationship eh. And then pag bumalik na to turn on, panibagong cycle na naman. So namimiss mo siya. Tapos pag, you know, you want to spend more time together when you are together and you also want the best time all the time. Pagkasama mo siya, parang mag-aaway pa ba kami? Eh, tagal nga niyang nawala. Correct. Parang aalis na siya next week, mag-aaway pa ba kami? So, you know, it's iba't iba rin atake. But, you know, there are people who cannot handle LDR. But me, ako sanay na ako 11 years na. But, you know, there are things that you never get used to. Paghahatid siya sa airport, iiyak pa rin ako. Pag uwi ko na wala siya, iiyak pa rin ako. Parang napupunit, no? Parang may nawawala sa'yo, right? Okay, so, how do you resist temptation? Huwag mo sabihin walang lumalapit sa'yo. O lalo na ngayon, dadaming kamag-anak mo, mga lalandi sa'yo, yung mga mag-a-apply. O, paano ngayon yan? Dami na naliligaw sa akin. Totoo? Naniniwala ako, ha? Naniniwala ako. Ang dami na naliligaw sa akin. Kahit alam nila may jowa ako, pero sorry, hindi ko sila pinapansin. And maybe worldwide. Hello? Mga artista pa yung iba? Model. Oo, yung mga pangalan. Nandyan lang yun. Mamaya na lang. Pero gusto lang nilang makipag-friends. You know, me naman, I'm very fun as a person. And okay, so how do you handle it? Do you flirt back? A little. I don't flirt back. Nagla-like lang ako ng pictures. Charot lang. But, hindi. I don't. Kaya ka pala dini-DM eh. No, I don't respond. Ah, okay. I don't respond because wala ako, hindi na ako nahilig sa ibang lalaki talaga. Kasi ito, hanggang ngayon, 11 years, nagwapong-gwapo pa rin ako sa jowa ko. Na parang, my God, he's the yummiest person in the world. Ewan ko ba, baliw na baliw pa rin ako sa kanya. At sana baliw na baliw pa rin siya sa akin. Obviously, hello, eto na nga, nagyayaya na nga, di ba? Okay.
Social media, syempre pasabog ka talaga parati dyan. Hindi ka napapagod? Minsan napapagod na nga ako. Pagod, pero kasi diba? Ako, enjoy din ako na mag-post ng mga bagay-bagay about my achievements, about my life, simpleng picture namin ni Luke, pinopost ko. Because I've always believed na merong purpose ang lahat ng bagay. So iniisip ko, ano bang purpose ko dito sa industriya na ito? Ano ba ang kaya kong ibigay sa ibang tao mula dun sa mga biyayang natatanggap ko? Because when I won the award, Ma'am Corina, I felt already so blessed. Tapos binigyan pa ako ng pagkakataon na magbalita sa longest running Tagalog newscast in primetime television ng Pilipinas. Excited pero kabado. Ganito ang pakiramdam ni Maha Salvador sa nalalapit na kasal kay Rambo Nunez. Present sa despedida de soltera sina Catherine Bernardo, Miles Ocampo at iba pang between. First transgender woman na naman. So iniisip ko lagi, bakit kaya ako binibiyayaan ng ganito ng Panginoon? Tapos naiisip ko na lang yung mga kaibigan ko, tinatanong ko, sabi niya, may dahilan ng lahat. At naniniwala ako na may rason kung bakit ako nilagay sa posisyon ito. Mm. And I think that is to, you know, to serve as an inspiration, lalong-lalo na doon sa mga kabataang LGBTQIA+ members, mga batang Becky, kung tawagin natin, di ba, na pwede nilang maabot yung naabot ko. Kasi I posted something on social media, I said, nung lumalaki ako, wala kasi akong role model. Wala akong nakikitang transgender sa TV. So ako parang feeling ko, ay, imposibleng maging artista ka. Imposibleng makapaghatid ka ng balita sa mga tao na seseryosohin ka. Kasi wala akong nakikitang ganun eh. And now, God has put me in this position. Pag nakita ko ng mga batang katulad ko, posible pala na gawa ni Ate Calad Karen. So I always say na, ano bang achievement bilang isang artista para sa akin? Sabi nila, is it the fame? Is it the money? Is it the connection? Sabi ko, hindi eh. Kapag may sinasabi yung mga batang katulad ko, na Ate Calad Karen, Ate Jervy, paglaki ko, gusto kong maging ikaw. Napakalaking bagay nun para sa akin. Mm. Kasi somehow, you've given them a chance to hope, mm-hmm, and to dream, and to live their lives as who they are. Alam mo yun, at malaking bagay yun. Oo nga. Walang duda, you deserve it, and it's really full circle for you. Achieve! Achieve, achieve, achieve! O, palakpakan naman para kay Jervy Lee!